Binandiport na ang nasa 30 Chinese na nahuli sa niraid na Pogo Hub sa Bambantarlak. Patunay raw yan na seryoso ang gobyerno sa pagpapatupad ng Pogo Ban. Nasa frontline na balitang yan, si Reynel Pawin. Pasado alas 12 kaninang tanghali, lumipad ang Philippine Airlines flight na may sakay na 33 Chinese nationals kabilang ang isang sanggol. Sila ang mga nahuli mula sa sinalakay na Pogo Hub sa Bambantarlak nitong Marso. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, umaasa silang kakasuhan sila ng Chinese government. Illegal kasi sa China ang makilahok sa gambling o sugal. Hindi nga sila kinukonsider na mga biktima doon. Kinukonsider silang mga kasama dito sa scamming. Ayaw nila yan. Even lalo na yung Pogo, ayaw nila yung mga ganyang scamming operations. Tiwala naman ang PAOC na makukulong sila dahil ang naunang 1,800 na pinadeport nila nakakulong pa rin sa China hanggang ngayon. Dagdag pa ng PAOC, malaking hakbang ang deportation para mapatunayang seryoso ang gobyerno sa pagpapasara ng mga Pogo Hub sa bansa. Magpupulong ang Department of Justice, PAGCOR at PAOC para sa mga susunod na huhulihin at ipadedeport na Chinese mula sa mga Pogo Hub. Madali naman yung panghuhuli, but yung paano natin naalagaan yung mga nahuli natin, dahil ayaw nga natin magkaroon ng mga humanitarian crisis, ano, lalo na kung mga international foreign nationals yung mga ikukulong natin o huhuli natin, baka sabihin nila hindi natin ino-observe yung human rights ng mga ito. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.